Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. Magandang araw po sa ating mga tagasubaybay, lalo na sa ating Sambuhay TV Mass. Nais ko pong batiin yung aking foster parents na ngayon ay nasa Canada, at yung founder po ng Brotherhood of St. Pedro Calungsod, si Mr. Guatera. Marami po siyang natulungang mga seminarista na nais tumugon sa tawag ng pagpapari. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa isang mataas na bundok, nagbago ang anyo ni Jesus, niloob ni Jesus na masulyapan ng mga piling alagad ng kanyang kaluwalhatian upang patatagin ang kanilang pagsunod sa kanya. Ito rin ang mensaheng nais ipahatid sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Manatiling nananalig kay Jesus sa gitna ng mga pagsubok, sakit at mga kabalintunaan sa buhay. Kasama sina Pedro at iba pang mga alagad, sama-sama nating dinggin ang tinig na Ama na nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa kanyang anak. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga lawireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ilumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa.
pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo sa aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo'y nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad nina Moises, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsalita, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila ay napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At ang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong nakaraang linggo, akin pong binigyang diin sa aking pagninilay ang kabuluhan ng desyerto bilang lugar ng pagbabago. Ngayon naman sa ating pagbasa, napakahalaga naman ng bundok. Kung ang desyerto ay lugar ng pagbabago,
Ang bundok naman ay lugar kung saan nagdarasal. At hindi lamang lugar kung saan nagdarasal, bagkus ito rin ang isang lugar ng pakikipagkasundo. Dito ibinigay ang 10 utos. Doon naman sa case ni Abraham, yung kanyang anak, si Isaac, dapat ialay niya rin sa bundok. Pero hindi ito pinahintulutan ng Panginoon. Kumbaga, he was just tested by the Lord. At kung paanong minahal ni Abraham si Isaac, ganun din naman ang Diyos Ama kung paano niya minahal si Jesus, anak niyang kinalulugdan. Ano ngayon ang kabuluhan ng bundok? Mga kapatid, sa ating paglalakbay, at times, we need also to have our own mountains of prayer. Probably a play of words, pero bakit napakahalaga ng bundok? Lugar ng pagdarasal. Eh paano kung sabihin natin OFW ka, nasa desierto ka? Malayo yung bundok. But again, what is important, no? Napakahalaga rito, ang pagkakaroon lamang ng lugar o espasyo para sa Panginoon. Natatawag na sacred space. Kasi ang lugar kung saan paulit-ulit kang nagdarasal, paulit-ulit kang nakakapag-ugnayan sa Diyos, sa una magsisimula yan as the empty space. Pero kung patuloy ang iyong pagdarasal, patuloy ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, the same space, that empty space would eventually become a sacred space. Ang panahong nakalaan lamang sa Panginoon. Pero ang hamon dito, kapatid, hindi lamang physical na lugar. Ang tanong din naman, sa ating mga puso ba, merong lugar na nakalaan para sa Panginoon? Napakahalaga nito, sapagkat ang ating ugnayan sa Panginoon, ang siyang ating pinaghuhugutan ng lakas sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalo na sa mga OFW, hindi madali ang malayo sa pamilya. Buti nga ngayon, no? With social media, mabilis na makikipag-ugnayan, split seconds. Pero iba pa rin yung nakakadaupalad mo, yung taong mahalaga sa iyo. Naalala ko nga ang sabi sa akin nung kaklase ko, si Father Chris Liaser, formator ngayon ng mga juniors namin. Minsan daw nanood siya ng movie. Marahil yung iba sa inyo, familiar. Yung A Walk to Remember. Tawang-tawa daw siya na nanood siya. Nakasama niya, may ka-holding hands, may kayakap. Paglabas, HHWW pa. Holding hands while walking. Siya daw paglabas niya, meron din. Sa kanya naman, walk with faith. Kasi kung iba may ka-holding hands, siya hawak niya, sarili niyang kamay, walk with faith. So ganun din siguro sa ating paglalakbay. Tungo, sabi nga, ang pinakamahabang paglalakbay ay mula sa isip papunta sa puso. A journey towards the Lord. It's a very, very long journey. Kasi when you truly journey to the Lord, you have to let go everything. Sa pag-akyat sa bundok, hindi madali. No? Sa mga maakyat ng bundok, di ba? You have to set aside other things that are unnecessary. Ganun din, kung nais natin makipag-ugnayan, makadaupalad ng Panginoon, you have to set aside other concerns. Naalala ko din yung isang aking ikinasal, saan sila nagkamabutihan nung umakyat sila ng bundok. Pumunta sila pareho doon, inimbitahan ng common friends, kasi pareho silang may dinadala, pabigat. Nung nandoon na, unti-unti nilang na-let go. Process. Pagbaba, naging magkaibigan. After a few months, naging sila. After a few years, kinasal ka na. Bundok. Pakikipag-ugnayan, pakikidaupalan. Pero hindi lamang literal na bundok, bagkus space, no, allotted for God. Pangalawa, kung titignan natin ang ating ebanghelyo, no, isang nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. The transfigured face of Jesus. Ano ang kabuluhan ng muka? Napakahalaga. Kasi una na titignan natin sa tao, mukha. Di ba? Kaya minsan, pagkasama mo yung kaibigan mo, minsan nakikinig lang ako, no? Friend, anong nangyari sa peslak mo? Bakit ganyan? Di ba? Mga kabataan ngayon, ganun palagi. Ano? Anong nangyari sa mukha mo? Kasi ang mukha,
ang siyang, kasama na yung mata doon, ang siyang nagre-reflect ng kabuuhan ng tao. Kaya kung mapapansin mo, pag hindi maayos yung mukha mo, alam ng tao, ah, may problema to. Yung tipong eye bags na parang kay Kung Fu Panda na. Para ka ng panda, punong-puno na. Yun. Okay lang sana kung may mabigat kang dinadala talaga, ano? Hindi ka nakakatulog. Pero yun bang lumalaki yung eye bags mo sa kakalaro ng ML, sa kakapanood ng kung ano-ano dyan, eh kapatid, hindi rin naman maganda. Tandaan natin, our image is made, we are made in the image and likeness of God. So ito yung sumasalamin sa ating kabuuhan. Kaya nga, sa counseling, pag ako nagka-counseling, una ko tinitingnan yung mata ng tao. Anong makikita mo doon? Recently, meron akong na-meet na mga klase ko sa grad school. Hindi ko lang sasabihin kasi alam ko nanonood sila ng TV Mass. Sabi ko, sige, tamang-tama. Mag-banding tayong mag-batch. Tawagan mo si ganito. Ako na mag-text kay ganito. Ganyan. Tapos sabi niya, Father, hindi. Pwede bang tayo na lang? Sabi ko, bakit? Father, may sasabihin ako. Alam na this. Anong pagkita nga namin, alos mga 4 oras kami siguro magkasama. Dalawang klase ko. Nagbuhos lang ng sama ng loob. Actually, kwentong pag-ibig. Kaya binibiro ko nga eh, kapatid, ganun talaga pa nagmamahal ka. Nasasaktan ka. Pero sabi ko nga, minsan, kailangan mong maging, kailangan mong munang mabasag upang maging buo ulit. We need to be broken in order to be whole again. Kasi sa proseso naman ng pagmamahal at pagbibigay, bahagi na sarili mong binibigay. Panahon, effort, your presence. Kaya talaga masakit. Kasi what you give is part of yourself. Not only the excess, hindi lang yung sobra. Kaya in the end, sabi ko sa kanya, kapatid, kay sabi niya, Father, medyo okay na ako. Nakangiti na nga ako. Sabi ko, totoo. Nakangiti ka. Pero that's simply a mascara. Ito din ang mahalaga. To set aside our mascara. To set aside our makeup. Buti na lang yung mukha ko, halatang, ano, wala ka na matatanggal, ano. Maayos kasi yung ating makeup artist. Ano? Pero, eh, seriously, we have to set aside the mascara. Kasi ito yung ginagamit natin pakikipag-ugnayan. Makikita ng isang tao, ano meron, even in your eyes, your own sense of sincerity. At itong nangyari sa ating ebanghelyo, no? Yung busilak, yung liwanag na meron sa Jesus, that inspired even the apostles. Kasi kung tutusin, papunta na sila ng Jerusalem. Andun yung takot sa kanila. What if may mangyari? Pero sabi nga ni Jesus, kailangan kong sundin ang kagustuhan ng Ama. Gaano kahalaga yung ating facial expression? Gaano kahalaga yung ating mukhang ihaharap? Napakahalaga. Sapagkat yun ang sumasalamin sa tunay na nangyayari sa atin. So kung ang taong ating nakakasama ay napakahalaga sa atin, we have to be true to ourselves. Yun nga lang, nawa ang ating ini-exude o pinapakitang mukha ay mukha ng tulad ni Jesus. Mukhang nag-i-inspire. Mukhang nagpapangiti. Mukhang nagbibigay pag-asa. Hindi yung makita ka lang ng kasama mo, nandiyan na naman yan. Sa trabaho, for example, pagpasok mo, alam mong good vibes ang dinadala mo kasi pagpasok mo pa lang, hi friend, gaganon na yung, oh hi, babatiin ka na kaagad. Pero pag medyo mataray ka, pagpasok mo, nakaganon pa yung kilay mo, wala na. Mukhang umaga ka dumating, pero ang dating sa kasama mo, gabi na. So this is always a challenge to us. Na ang ating presensya, ang ating mukha, ay mukha ng pag-asa. Mukha na nagdadala ng pag-asa. Mukha na nagdadala ng pag-ibig. Mukha na nagdadala ng saya. At yun din po kapatid, yung sekreto, pag nagmumukha kang bata. Pag lagi ka nakangiti, nagmumukha kang bata. Kasi you exude joy. Tulad ng isang bata. Bakit cute ng bata? Kasi they exude joy. They exude a certain sense of innocence. At nawa, yun din yung ating nailalabas. No? Lalo na dito, may mga kasama tayong mga brothers, no? Pag in the future, naging pari yan. Mahirap pag nakasimangot kang pari ka.
Mahirap pag nakasimangot kang katikista ka. Mahirap lalo na pag nakasimangot kang choir ka. Kasi paano ka kakanta ng ayos kung nakasimangot ka? Ano? Mga kapatid, it is important always to exude an aura that is a reflection of the aura of goodness from God. Kahit sa katrabaho, kahit sa kasama sa bahay, lalo tigit sa ating pamilya. Pagpalain tayong lahat. Tumayo na po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan. Sa lahat ng may gawa, ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo. Taimtim tayong manalangin sa Diyos nating Ama na may kababaang loob upang sa ating paghahanda tuluyan tayong maging dalisay tulad ni Kristo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Panginoon, panibaguhin mo kami. Maisabuhay nawa ng simbahan ang tapat na pagbabalik loob bilang paglalakbay tungo sa tahanan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Hangarin nawa ng mga pinuno ng ating pamayanan ang katotohanan at katarungan tungo sa malinis na pamamahala. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Sila nawang pinanghihinaan ng loob ay mapatatag ng pagbabagong anyo ni Jesus upang may pagpatuloy nila ang paglalakbay tungo sa higit na pananalig, pag-asa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Makapiling nawa ni Jesus sa kaningningang walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Panginoon, patatagin mo kami upang masundan namin si Jesus hanggang sa pagkakapako niya sa krus, sapagkat sumasampalataya kami na sa kabila ng mga paghihirap ay naghihintay ang matamis na kaluwalhatian. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas sa kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, ibot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, ni Luis Antonio, naming administrador, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay ngayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabaring Maria, Nainan ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain iyo rin. Magbigayin tayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan ng mga kasalanan na
Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalatayong nanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Prayer during communion. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. By making yourself my friend, take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Yumuko kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kaloob na mabuti at ganap. Pamalagiin nawa niyang dalisay at banal ang pamumuhay ninyo araw-araw. Pasapitin nawa niya ang kanyang masaganang tulong sa tanan. Pagindapatin nawa niyang makintal ang kanyang katapatan at ang mabuting balita sa inyong kalooban. Pasaganain nawa kayo sa pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyari ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Tapos ng ating misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo at subuking maging biyaya sa pamilya at sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Tayo po'y nagpapasalamat sa ating paring tagapagdiwang ngayon pong ikalawang linggo ng Kwaresma. At ngayon naman ay tatalakayin po natin ang pabaong katekismo ni Pope Francis sa Laudato Si. Siya nga po pala sa Mayo, magkakaroon po ng Laudato Si Week, isang buong linggo ng paggunita natin netong encyclical na ito ni Pope Francis about the importance of ecology. And nasa chapter 5 na po tayo, na kung saan tinatalakay ni Pope Francis, ano ba dapat yung tinatawag natin na mga approach at lines of action na dapat nating gawin, hindi lang as individuals, kung hindi as community of nations, as humanity entrusted with creation as a common home. At dito sa chapter 5, paragraph 182, ay sabi po ni Pope Francis, kailangan dialogue, transparency, in decision making. No? Alam niyo po, kung minsan ay hindi po makaayos tayo ng dapat gawin sa pangangalaga sa ecology sapagkat kulang-kulang ang ibinibigay na impormasyon ng mga kinauukulan. Totoo po yan, no? Corruption in the form of concealment of actual environmental impact by a given project, no? Basta sasabi lang po nila, ang magaling tong project na ito, ito'y makakatulong sa marami, ito'y magbibigay sa atin ng limpak-limpak na salapi sa ekonomiya, ito'y magbibigay sa atin ng food security, mga ganyan eh, no? Pero ang tanong, at ito po ang tanong ng Pope Francis, transparent ba ang mga impormasyon na binibigay? Dapat kanya, kung nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang proyekto na magkakaroon ng effect sa ecosystem, dapat interdisciplinary, transparent, at free from pressure, economic pressure or political pressure, no? So, yan. At dapat, sabi ni Pope Francis, talakayin din. Ano yung working conditions? Maayos nga sa environment itong project na ito, pero anong working condition? Baka naman ang masasakripisyo yung health ng mga nagtatrabaho. Possible effect on people's physical and mental health. Or local economy. Imported lahat yung gagamitin natin sa project. Kaya yung local economy, wala na. Or public safety. No? So, dapat lahat po ng mga stakeholders, sabi po ni Pope Francis, ma-inform, magkaroon ng consensus, lalo-lalo na yung local population. Honesty and truth are needed in scientific and political discussion. And
this should not be limited to issues whether or not a particular project is permitted by law. Oo, compliant na yan. Meron na yung DENR compliance. Meron na yung compliance ng kung ano-ano sa ahensya ng gobyerno. Pero yung hindi porket law, legal, compliant, ayos na. Dapat tignan po natin lahat ng anggulo ng proyekto. Yan po ang sabi ng Pope Francis, no? The risk, the benefits. Dapat makita yan. Emissions, yung mga ilalabas sa proyekto. Refuse, yung mga garbage, no? Na magiging byproduct ng proyekto. Changes in the landscape. Halimbawa sa Ilocos, pag nagmimina po nung black sand doon sa seashore, manganese ba yun yung kinukuha? Naiiba na ho yung shape ng landscape ng shore ng Ilocos, no? So wala na yung mga dating akala mo ay puro mga coconut, wala na yung mga mangga, no? So and then habitat of protected species, yan, no? Merong aapektuhan ng mga hindi lang landscape kung hindi mga hayop, no? Yung kanila pong kinalalagyan. So, ito po yung point ni Pope Francis na ang anumang approach, anumang line of action na supposed to be ay tutulong upang ayusin ang ekonomi, ang ecosystem, must be transparent, complete ang information, lalo na po sa lahat ng stakeholders. Tutuloy po natin itong napaagandang mga puntos na ito ng Santo Papa. In the meantime, we would like to invite all of you to be Kasambuhay Pauline Cooperators. Unang-una, be a Kasambuhay Pauline Cooperator by your love offerings. Kaya po, nasa screen po natin ang atin pong mga account numbers. Mag-e-expand po ang Sambuhay ng facility sa Pasay, sa parokya. Kaya, salamat po sa inyong mga support at patuloy na mga support. Pangalawa, you can be a Kasambuhay Pauline Cooperator by spreading, letting people know about our apostolate. Kaya, nasa screen po naman ang atin pong Facebook, ang atin pong YouTube account, at ang cable channels na gamit po ng TV Maria. And of course, you can be a mission partner also by texting us yung inyo pong mga feedback, love offerings, intentions, etc. So, nasa screen po natin ang atin pong dedicated cellular number. So, sa ngalan po ni Father Resti de la Peña, ni Cleric Ed Dantes, ni Reverend Kiv Di Matatak, at lahat po ng bumubuo ng St. Paul Audiovisuals, narito po ang ating pabaong panalangin mula kay Blessed James Alberione to spend the week well. My dear, my sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Tayong lahat ay dinipo ng Diyos ng pag-ibig.